Wala pa pong pahayag ang Department of Public Works and Highways. Matapos ang filing ng COC nung nakaraang linggo, naging usap-usapan ng tungkol sa substitution ng mga kandidato sa eleksyon. At kahit pinapayagan naman ito sa ilalim ng Omnibus Election Code, tingin ng ilang mababatas ay naaabuso ang provision na ito. At kahapon nga po ay may naghainan ng panukala sa Kamara para ipagbawal na ang substitution kung nag-withdraw o umatras lamang ang isang aspirant. Dapat daw payagan lamang yung substitution na yan kung mamamatay o ma-disqualify ang orihinal na kandidato. Sang-ayon naman kaya ang mga kapuso nating netizens sa panukalang yan, Ivan? Yung kakandidato sana kasi desidido, di ba? Kaya sang-ayon, yung marami nating kapuso sa panukalang yan, Igan Connie. Gaya na lamang ni Mary Grace Tanyedo, ang pagkandidato raw sa posisyon sa gobyerno ay hindi laro. Ayan, kung magulo na raw ang utak sa simula pa lang, paano kaya kapag nahalal na sila sa pwesto? Sabi naman ni Romeo Torsar, dapat may kaakibat pang parusa sa mga ginagawa lang na laro ang filing ng COC at wala talaga intensyon na tumulong sa bansa. Hindi naman sang-ayon sa panukala. Itong si Lydia Lopez, kung may kaalaman at kakayahan naman daw ang papalit na kandidato, ay karapatan niyang humalili. Ang sabi naman ni Maureen Sanchez, sa mga dapat pagbawalang kumandidato ay ang mga nakakulong o mga may kasong pagnanakaw. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.